You walked in a path shown below. What was your displacement? Tara, alamin natin. Ang video na ito ay part 2 ng ating video on solving for displacement in two-dimensional motion. So kung pinanood nyo yung part 1 ng video na ito, na nakalagay ang card, ayan, dyan sa upper right corner, ang challenge sa pagsosolve nito ay hindi siya basta-basta katulad ng displacement in 1D motion. O, ipapakita ko sa inyo, no? Sa 1D motion, o yung tinatawag nating linear motion, lahat ng motion ay nasa isang linya lang, either vertical or horizontal lang. So kung vertical ang motion, vertical lang lahat yon. Or kung horizontal naman ang motion, horizontal lang lahat ng motion. So say for example, gumalaw ka ng 5 meters east and then 2 meters west. So sa example na yan, yung displacement ay simply 5 meters minus 2 meters, which is 3 meters east. Pero, sa two-dimensional motion, hindi yun ang sitwasyon. So, kasi, sa two-dimensional motion, yung motion mo ay magkahalong vertical motion at horizontal motion. So, say for example, gumalaw ka ng 5 meters north at 2 meters east. Okay? Yung displacement nito ay hindi equal sa 5 meters minus 2 meters at hindi rin equal sa 5 meters plus 2 meters. Okay? So, iba ang pag-solve kapag two-dimensional motion. Hindi siya katulad ng kapag one-dimensional lang or linear lang ang motion. O, ito yung notes natin, no? Number one, para ma-distinguish natin yung east versus west at yung north versus south, ina-assign natin sila ng mga signs, positive or negative. Para magawa natin yun, ginagamit natin ang Cartesian coordinate system. Kung saan, lahat ng vertical motion ay along y, so y, at lahat ng horizontal motion ay along x. Okay? So lahat ng upward ay positive y, downward ay negative y, yung papunta dito ay positive x, at yung dito ay negative x. Okay? Number 2. Ang ginagamit nating formula for displacement in two-dimensional motion ay ito. Vertical displacement. So, displacement in two-dimensional motion is equal to square root of vertical displacement squared plus horizontal displacement squared. So, anong ibig sabihin yan? Kunyari, gumalaw ka this way. So, ibig sabihin nun, dito ka nag-start at dito ka nag-end. Okay? So, ito ang displacement mo. Yan ang displacement mo. So, ito ay equal sa vertical displacement, which is this. Right? Ito yung vertical displacement na sinasabi natin. And, yung horizontal displacement dyan ay ito. So, displacement in two-dimensional motion is equal to square root of vertical displacement squared plus horizontal displacement squared. So, bakit ganun yan? Kasi kung titignan mo ito, okay, ito ay para lang isang right triangle.
na ito yung hypotenuse, yung displacement, at yung legs ay yung vertical displacement at horizontal displacement. So, pwede natin gamitin yung formula ng pag-solve ng hypotenuse sa Pythagorean theorem sa pag-solve ng displacement. So, yun lang yung ginawa natin dyan. O, magsagot tayo ng mga examples. So, example number 1. So, ito yung example natin kanina. You walk 8 meters east, 3 meters north, 4 meters west, and 2 meters north. What was your displacement? So, ito yung kaninang unang example sa intro ng video na ito. Medyo pinalawak lang siya. So, i-drawing natin, no? So, 8 meters east. Ayan yun. And then, 3 meters north. And then, 4 meters west. And then, 2 meters north. So, what was your displacement? So, alin dyan ba yung displacement? Nasaan yun dyan? Para maintindihan natin kung nasaan dyan yung displacement, tignan natin kung saan siya nag-start dito at saan siya nag-end, which is dito. So, kung titignan mo yan, ito ang displacement. Okay, so ito yung displacement. Okay? Ayan siya. Para makuha mo yan, ililista natin yung mga vertical motions at yung horizontal motion. So, ang goal dito ay para makuha mo yung vertical displacement at horizontal displacement. Kasi, kailangan mo yon para isolve ang displacement. Okay, ano yung mga vertical motion? So, 3 meters north. Right, ito. Okay, so 3 meters north. So, dahil north siya, positive. Okay, positive to dahil north. So, 2 meters north. Ito yung isa pa, no? So, dahil north uli siya, positive. Meron pa bang vertical motion? Wala na. So, ito ay 5 meters. O, tignan naman natin. So, ito ngayon ang vertical displacement. Okay? Ayan siya. Ano ngayon yung horizontal motion niya? So, tignan natin, no? So, naglakad siya ng 8 meters east. So, east, so positive. Positive 8 meters. At 4 meters west. So, dahil west, negative. No? So, negative 4 meters. Kasi sa Cartesian natin kanina, pag west, negative. So, 8 meters minus 4 meters ay 4 meters positive. So, ito yung horizontal displacement niya. Okay, positive 4 meters. And then here, yung vertical displacement niya ay positive 5 meters. Okay, so, ngayon, yung displacement is just simply square root of the vertical displacement squared. So, 5 meters squared plus horizontal displacement squared. So, 4 meters squared. So, that's equal to square root of 5 squared, which is 25, plus 4 meters squared, which is 16. So, square root of 41, which is equal to 6.4 meters. So, alamin natin yung direction ng displacement. Saan papunta tong 6.4 meters? Para malaman natin yan, tignan natin yung direction ng vertical at horizontal displacement. So, itong 5 meters na vertical displacement ay positive. So, ibig sabihin ito ay north. At ito namang horizontal displacement ay positive din. So, ibig sabihin ito ay
east. So ang sagot ay 6.4 meters northeast. So ang answer, ay 6.4 meters northeast. Example number 2. Linda walked 5 meters north, 15 meters west, 4 meters north, and 3 meters east. What was her displacement? So kung idodrawing natin, si Linda daw ay naglakad ng 5 meters north, 15 meters west. So masyadong yan. Kunyari yan ay 15 meters, 4 meters north, at 3 meters east. What was her displacement? So para ma-solve natin yan, i-identify muna natin kung ano ang displacement dyan. So kung ito ang starting point niya ni Linda at ito ang kanyang end point, yan, ibuo na natin. No? So ito ang kanyang displacement. So katulad ng ginawa natin kanina, kailangan i-identify natin yung vertical motions ni Linda at horizontal motions ni Linda. Okay? Yun ay kailangan natin para makuha natin yung kanyang vertical displacement at horizontal displacement. So kung titignan nyo dito, vertically, Linda walked 5 meters north. So, 5 meters north. So, ilalagay ko yun dito na positive 5 meters kasi north eh. So, positive. Okay? Ano pa yung kanyang vertical motion? Ito uli, 4 meters north. So, dahil north uli yan ay positive. So, ang kanyang vertical displacement ay 9 meters. Okay? Ito ang kanyang vertical displacement. 9 meters. Okay? So, positive, which means going north. Okay? Kaya yan, positive. Okay? So, ngayon, ano naman ang kanyang horizontal motion? So, 15 meters west. So, west ibig sabihin negative. So, ito ay negative 15 meters. And then, 3 meters east. So, ito ay positive kasi east. So, positive 3 meters. So, negative 15 meters plus 3 meters. Ito ay negative 12 meters. So, ito ang kanyang horizontal displacement. Okay? So, yung vertical displacement niya ay north kasi positive at ang horizontal displacement niya ay west kasi negative. So, ngayong meron na tayong vertical displacement at horizontal displacement, pwede na nating isolve ang displacement. So, ito ay equal sa square root of vertical displacement, which is, in this case, 9 squared plus horizontal displacement, which is, in this case, negative 12 squared. So, ang sagot ay square root of 9 squared, ano yun? 81. Plus, ano yung negative 12 squared? Yun ay positive 144 is equal to what is 81 plus 144? That is 225. So, ang sagot dito ay 15 meters dahil yun ang square root of 225. Ano ang direction? Northwest. So, northwest. So, ito ang final answer.